Dinala na sa isang condemning facility sa Valenzuela ang mga nasabat na mga karneng positibo sa African swine fever sa Maynila. Ang naging operasyon para masabat ang mga karne sa balitang hatid ni Jamie Santos. Pinasok ni Manila Mayor Isko Moreno ang warehouse na ito sa Vitas, Maynila. Sa loob, nadiskubring nakatago ang kahong-kahong illegal na meat products na nagpositibo sa ASF o African Swine Fever. Dumating ito sa bansa noong December 11 mula China sa pamamagitan ng Dynamic M International Trading Incorporated. Matapos masuri ng Bureau of Customs at Bureau of Animal Industry, dinala ang mga karne sa Kawit, Cavite for disposal. Pero ibinalik uli sa Harbor Center sa Maynila. Naghahanap pa raw kasi ng malilipatang sasakyan. Nang makatanggap ng report ng Manila Veterinary Office, minonitor na raw nila ang naturang kumpanya. Nadiskubre ang pasilidad na pinagdalhan sa mga produkto, walang business permit para sa meat importation at cold storage. Kini-question po namin yung papel nila, bakit din nila nalas sa EcoSafe na wala naman pong proper facilities para sa rendering. Kaya hinold na po namin. Ordered the close of the business kasi ang laman ng kanilang business per our records is only service contractor. So with that, that's a misdeclaration of our records. And any misrepresentation will result to automatic closure revocation of their license. Umaabot sa 25 tonelada ang illegal poultry products. Nilabag ng kumpanya ang Meat Inspection Code of the Philippines, Food Safety Act of the Philippines at DA number 26 series of 2005. Sinermonan naman ni Mayor Isko ang mga kawaninang nasabing kumpanya kung bakit dinala pa sa Maynila ang produkto gayong nasa Cavite na ito mula BOC. Mas malala ito kasi as you can see, ito may certification ng Department of Agriculture to veterinary quarantine. Na ito dumating, siguro misdeclaration, nasita ng custom, o tapos siniyasat, nagpositive. Nakatagdang ibaon sa 25 talampakang lalim sa Vitas Tondo sa Pier 18 ng mga karne. Naglabas naman ng statement ang Philippine Coast Guard matapos masita ang isa sa kanilang asset sa inspection sa warehouse. Wala naman dagat dito . Ayon kay Captain Armand Banillo, naka-assign sa Harbor Center si Seaman 2nd Class Dorcel de la Cruz para bantayan ang shipment na positibo sa ASF. Nakatakip daw ang kanyang mukha dahil bahagi raw ito ng operasyon. Tinayak ng PCG na kaisa sila sa pagtitiyak na walang produkto ang makakapasok o makalalabas ng bansa na hindi nabibigyan ng clearance. Jamie Santos, GMA News.